sa amin, kaya yung mga sisig, nagpupunan po sila. Time check, 7:40 na po ng umaga. So, medyo maulan po dito ngayon. So, pumunta po kami mag-asawa dito para i-check po yung mga sisiw. Kasi nilalamig po sila kanina tsaka nagkukumpulan. Pero ngayon nilagyan na namin ng karton. Tsaka nagpangkain na din kami. Naglagay ng tubig. Kasi yung caretaker namin tulog pa. Baka napuyat kagabi. Hindi ko alam kung ano oras siya natulog o kaya nagpakain. Kaya hindi na rin namin siya ginising. Wala pong kuryente ngayon dito eh. Hanggang 6 AM ng umaga hanggang 6 PM daw. Walang kuryente. So, kanina ko pa hinintay na magising yung caretaker namin eh. Ayaw namin gisingin. Baka kasi napuyat kagabi. Mga manok namin sa kabila, mga RTL po namin. Yan. Mamaya magpapakain na din po ako dyan. Mga alas 8. Pag hindi pa siya gising siguro ng alas 8, ako na yung magpapakain. Masarap naman kasi matulog pag ganitong maulan. Pero kami kanina kasi nagsimba kami ng 5:30. So, immaculate conception po kasi ngayon. So, kaya doon meron po kami dito sa farm. Na isip po namin yung mga alaga namin sisiw, baka magkaroon na naman kami ng malaking mortality, kaya double check na po namin. So, hindi pa po kasi gising yung caretaker namin. Ayaw din kasi gisingin ng asawa ko eh. Kaya kami na lang yung gumagawa dito sa farm. Medyo gutom na rin po yung mga manok sa kabila. Kasi maingay na. Tahan ko na lang muna. So, ito na po yung bagong cage po namin. Silipin po natin yung lumang cage. So, ito po yung lumang cage po namin. Yan siya. Parang dinaanan ng bagyo. Ano yung tsura nito? Ang dami ng agyo. Kasi ako po yung nag-aagyo dito. Inaalisan ko ng agyo yan. Pag bumibisita ako dito, yan, ginagawa ko, maglinis, mag-alis ng agyo, mag-ayos ng mga sako, yan. So, magwala po noong linilipat namin yung mga RTL po namin sa kabila, may mga ibon po na pumapasok dito. Yan, so, dun po kasi sila dumadaan sa taas. Kaya kailangan malagyan din ng net sa taas kasi pumapasok sila eh. Ayan, nakakapasok sila, oh. Delikado po yan. Baka mamaya merong sakit na dala. Ayan, may mga ibon na dito. Nakapasok sila sa taas. Ayan. So, ito po hanggang dito po sa dulo. Ang balak po kasi namin dito, ipapagawa po namin to ng galvanize. Parehas lang po sa kabila. Tapos dito, may daanan din po dito. So, kukonek na po siya doon. Sa kabila. So, ayan po. Itsura ng lumang cage po namin. So, sa katitipid po namin, ng katitipid, yan, napapagastos po kami. Kasi yung gumawa po nito, hindi po ganun kaayos. Kasi minadali lang din po ito eh. Kung maalala po ninyo or napanood nyo po yung video ko, The Story of Our Farm, kailan lang po kami nag-start? April, May, pinagawa po namin tong cage na to. Tapos June, nag-start na po kami mag-RTL. So, madalian lang po talaga yung trabaho dito. Pero konti lang naman po yung nagastos namin kasi mga used materials na po itong mga to. Yan, so, kasagsagan na po ng ECQ yun. So, ito lang yung mga binili namin. Kasi yung mga bakal, dati na po yan, gamit po namin sa piggery po namin.
sa Babuyan. Kaya hindi po kami masyadong gumastos dito, pero ipapagawa na lang po namin pag meron na po kaming RTM. Nakita ko, gising na po yung caretaker namin. Yan. So sabi ko sa inyo, hindi ko siya gigisingin eh. Kasi kusang gigising din naman yan. So papakain na siya ng mga RTL namin. Kasi kanina nagbukas na siya ng sako. Kaya hindi na magpapakain. So ingay nila. Maingay talaga sila pag ganyang nagugutom, no? Or ano, nangingitlog na sila sa umaga, kaya ganyan, maingay. Wala, nasira na pala to. Kailangan na talagang palitan. So, sana ba si Jeroen? So, silipin po natin. Baka nandun sila sa ano, sa may sisiw. Di ba nilalamig to mga to? Di ba nilalamig? So may tubig naman pa sila. Dire-diretso yung tubig nila, no? Marami kasta. Itong sisiw. Ayan, nagkukumpulan ulit sila. Nilalamig. Broiler po namin pang 21 days na po nila ngayon. Second batch na po ito. So, ilang days na lang po, mga 9 days na lang, pwede na kami mag-start magbenta. Kaya sa 26 days na. Kasi malalaki na eh. Saka hindi na sila, ano, ayan o, tingnan mo, lagi ng bago yung tubig nila kasi meron na kami ay tawag dyan, automatic, ano, drinker. Automatic bell drinker ang tawag po dyan. So hindi na po magpapalit-palit na maya yung tao po namin. So yan, mas maganda po yung ganyan para less trabaho. Ang haggard ko. Pagigising ko lang. Silipin natin yung mga mga broiler. Hindi na pala sisi broiler na. Nalulakan na sila. Sisi, tingnan din po natin. Kukumpulan pa rin sila. Nilalamig sila, oh. Nilalamig. Uy. Ang cute. So, yung mga natatanong pala kung meron na po kaming RTL. Wala pa po kaming RTL. Basta hintayin niya na lang po yung sa vlog ko. Kung may RTL naman po kami or DOP niyan, i-vlog ko na lang po siya. So sa ngayon po kasi wala pa talaga. Tsaka pahirapan po talagang kumuha ng DOP.
Yan. So, pakiabangan nyo lang po. Hintay-hintay lang. Kasi gusto ko rin naman tumulong sa inyo. At gusto rin po namin ulit mag-alaga ng mga BOP para ma-share ko po sa inyo. Kasi magpapalit na rin po kami. Or, ibig ko sabihin, magdadagdag din po kami ng RTL sa kabila. Kasi pag malapit na po kami magkalyan, may kapalit po kaagad para continuous din po yung egg production po namin. So, pakiabangan nyo lang po. Kasi yung mga iba, hindi ko na nasagot kung may DOP po kami. Kaya dapat, patapusin nyo or manood po kayo ng mga video ko. Yan. Kasi minsan binabanggit ko naman po talaga na wala pa po kaming DOP. Tapos RTL. Yan. Kung magkakaroon naman po kami ng DOP, for sure 4 months din po kayo maghihintay. Kaya, ang advice ko sa inyo, mag-ano muna kayo. Mag-broiler. Kasi mas mabilis naman yung ROI, tsaka magkakapera kayo kaagad. Yan. Pero hindi ko naman sinasabing, huwag na kayo mag-RTL. Kasi wala pa po kami talagang RTL ngayon. So, habang naghihintay po kayo, pwede naman po mag-alaga muna kayo ng broiler. So, hanap na lang po kayo ng legit supplier para may mabilan po kayo mga sisiw. Para siguradong class A po yung ibibigay nila sa inyo. Kasi may mga class B and class C. Yan. So, baka mamaya maloko po kayo. Sayang naman po yung pera nyo. So, pinutok po yung itlog. So, mamaya, pauwi na rin po kami. Nagugutom na ako. Kakain muna kami, tapos babalik po kami ulit dito mamaya. So, dami ng itlog. Hanggang mamaya, hanggang 11, marami na yan. So, mag-harvest ako ulit pagbalik ko.